Alex? Wala si Alex. Ang laki-laki ko na, hindi mo pa ako nakikita. Bakit ka nagdala ng bouncer ngayon dito, Alex? I love you, Labuching. Ako lang to. I love you, Waki. Love, naka-encounter ka na ba ng lalaking yung mga pa-fall? Naka-experience ako ng mga ganyan. Napakadami niyan yung mga pa-fall. Kunwari, seryoso sila sa'yo, mahal na mahal ka. Tapos bukas, iba na naman yung kasama nila. Aray, ba't naiiyak ka? Hindi ako naiiyak. Kilala ko ba yan? Namimiss ko lang. ikaw, Waki. Pa-fall ka ba? Ikaw? Gantong itsura. Nagbibiro ka ba? Tawa ba yung tanong para sa akin? Pero kasi sinubukan ko yan magpa-fall. Pero yung papa-fall ako, pero yung mga lalaki, dinededma lang ako. Basta masakit ata yun. Pero pag nilabas ko na yung wallet ko, saka sila naglalapitan. Oo. Pero hindi yung pa-fall. Pakim-kim. Eto na nga, Labuching. Eto pang isang tanong. Pag kinis ka ni Guy at nag-kiss back ka, feeling mo ba kayo na? Hindi. O, hindi gusto pa mo din. Magkwento ako? Nag-kiss lang kami. Eto na. Eto na, Waki. Dapat ata may usapan muna ng label bago ang kiss, o, diba? Kaya nga sinasabing sealed with a kiss. Siselyuhan nyo ang usapan ng halik. Tama at naman. Dami ko na palang naselyuhan. Maraming tanong at mga revelasyon ang mapapanood natin ngayon dito sa Hope, ang dating game kung saan muli namin pinagbabalik ang mga pusong ng lalamig. Ngayong araw, pakinggan natin ang kwento nila Jasper and Marie. LOL VDR. Tinuruan tayo ng pag-ibig na maniwala sa forever. Yes, naging kami kasi niligawan ko siya ilang months, siguro mga 4 to 5. Then sinagot niya ako. Yun din yung isang masaya na nangyari sa akin kahit high school pa lang kami. Nagkakilala kami ni Jasper dahil kami ay mag-best friend at magkapitbahay. Palagi kami naglalaro, nagluluto, pumupunta ng arcade. At higit sa lahat, dinadumayan niya ako sa lahat ng problema. We can define it as childhood friendship talaga. Pero hindi lahat ng relasyon may happy ever after. Hindi pa ako ready sa commitment, sa pagkakaroon ng serious relationship. Kasi takot ako. Umalis po siya ng parang bula. After 1 month of relationship, bigla niya na lang po ako ginos, walang paramdam. Walang text, walang tawag, as in wala. Pero may mga tanong na naghihintay pa ng sagot. Sana bigyan niya ako ng second chance. Kasi mahal ko pa rin siya. Tatanggapin niya pa rin kaya ako. Biglang mawawala, bumabalik, ano ka multo? Ano ba ako sa'yo? Ngayong panahon na ng tag-ulan, may mga pusong nanlalamig na muli naming bibigyan ng init. Kilalanin natin ang mag-ex na sina Jasper at Marie. Is there a second chance in love? Hindi? Oo. Pwede? Ewan. Ilang araw na hindi ramdam ang pagsamo mo. Kahit nandyan pero hindi na parang dati, ngayon gulo-gulo. Di malaman sa sarili kung tama pa ba may pag-asa pa ba. Bago maglaho may mensahe sinulat sa'yo at malaman mo na di hahayaan ikay masaktan. Huwag ka lang lilisan, mahal. Dito ka lang, huwag kang alis sa aking tabi.
Maraming salamat sa ating celebrity guest, sa singer Patrick Quiros, sa napakaganda mong harana. Mamaya, kausapin natin si Patrick. Bakit napakakausapin si Patrick? Uy, Patrick! Patrick, umuwi ka na. Baka mapahama ka dito. Hi! Welcome dito sa Hope, Jasper and Marie. Kamustahin nyo naman ang isa't isa. Hi, kamusta? Okay lang. Tagal natin hindi nakita. Nagkikita nga tayo, pero binabaliwala mo nga lang ako eh. Eh, teka lang naman. Marie, hingang malalim. Nakikita ko't si Marie. Alam mo, Labuching, naluluha na agad si Marie. Kamusta mo muna si, ano, si Jasper? Kamusta ka naman? Ayos naman ako. Ikaw, kamusta ka naman? Buti naman, kinamusta mo ako. Oh, ang dami yung hugot agad ni Marie. Nakikita ko na agad yung mga hugot ni Marie. Oh, oh. Marie, tanggalin muna natin yung luha mo. Gusto ko muna maging ngumiti ka na muna. Pag-usapan muna natin kung paano nagsimula ang inyong relasyon. Ikaw magkwento, Jasper. Saan mo ba nakilala si Marie? Isa po kaming magkababata po kami. Magkapit-bahay lang kami sa dyan sa Cubao. Tapos naging magkaibigan, naging mag-best friend. Then, ayun, nagligawan mga ilang months. Mga 4 months. Then, sinagot niya ako. Kamusta naman ang relasyon ninyo? Noong una, masaya, syempre. High school life. Then, nung yun nga, nalaman ng tito niya na may relasyon kami, kinausap ako ng tito niya. Then, dun sa time na yun, nawalan ako ng gana. Ay, teka lang, ba't nawalan ka na agad ng gana? Eh, si Marie, parang feeling ko, nung nakita ka niya, alam kong mahal na mahal ka pa rin niya hanggang ngayon. Marie, ano ba yung gustong-gusto mo na ginagawa ninyo nung kayo pa ni Jasper? Nung kami po kasi, madalas po kami kumain sa labas, walking-walking. Mm-hmm. Ayun po yung namimiss ko na kasama po siya. Anong tawagan nyo? Di ba gano'n pag may mga relasyon? Yung mga be, mahal. Dear man. Oo. Kasi po, nung time po na yun, uso pa lang yung sa pangalan. Kasi syempre po, best friend eh. So, nag-umpisa po kami sa best. At best. Best. Marie, naramdaman mo ba yung sinasabi ni Jasper na nawalan siya ng gana? Actually po, kasi kung aalis po siya, sana po nagpaalam po siya eh. Kaso po ang nangyari, bigla po siyang umalis after 1 month po na naging kami. Nang walang paalam? Yes po. Bakit? Kasi natakot na ako magsabi sa kanya eh. Natatakot ka na magsabi na? Parang ayoko nang magpakita muna sa kanya after that na kinausap ako ng tito niya. Masakit sa akin na kinausap ako ng tito niya. Parang question yung relasyon namin, bakit ang aga namin magrelasyon, kasi bata pa nga, dapat pag-aaral muna ang inuna, gano'n. Nabalitaan mo yun, Marie? Actually po, last year po, December, nagkaroon po kami ng closure. Sinabi niya po sa akin lahat. Naintindihan ko po yung sitwasyon, bata pa nga naman kami nung time totoo na yun. Totoo naman. Kumbaga, parang ito yung tinatawag ng mga puppy love. Hindi ka pa sure kung ito na ba yung magiging boyfriend mo or hindi. Yes po. So kung nagka-closure sila ng December, okay kayo hanggang ngayon? Naintindihan ko po kasi yung reason niya nung umalis siya eh. Sinabi niya po sa akin lahat-lahat. Inayos po namin eh. Naging mag-best friend po kami ulit. Nagkikita at nagsasama po ulit kami. Niyayaya niya po ako kumain sa labas. And sobrang-sobrang saya ko po dahil wala na pong sama ng loob na nasa dibdib ko eh. Kasi nasagot na po after 4 years. Yeah. Nagkabalikan ba kayo nun? Actually po, hindi pa po. Kasi nandoon pa po yung takot and trauma. Nag-try siya na balikan ka, sabi niya? Actually, yes po. Kasi inamin niya po sa akin na parang may bumabalik po sa feelings niya. Ah. Then, ako po, umasa naman po ako. Kaya sobra po akong nasaktan. Kasi may mga ganun eh. Yung mga halimbawa, yung mga babae na umaasa. Kasi may ginagawa yung lalaki. Ano ba yung ginagawa niya sa'yo? Nag-kiss ba kayo? Actually po, nung time po na naging okay po kami, naging friends po kami and pinag-usapan po namin yung relationship namin and inamin niya po sa akin na bumabalik po feelings niya. Okay. So, nandun po yung umasa po ako, narinig ko po lahat and sinasabi niya po sa mga malalapit po sa amin eh. Kaya dun po ako talaga umasa. Nag-kiss ba kayo? Yes po. Kiss talaga na parang mag
girlfriend, boyfriend. Opo, actually, hindi lang po isang beses or dalawang beses. Maraming beses. Actually, umiwas po ako eh, kasi hindi po talaga ako sanay. No, so, umiwas ka, pero bakit maraming beses na ulit? Oo. Bumabalik din po yung feelings ko eh. Bumabalik yung feelings ko. So, nung kinis po niya ako pag uwi ko ng bahay, kinlarify ko if ano ba kami? Ano yung meaning ng kiss na yon? Oo, yun ang tanong. Jasper, bakit mo naman hinalikan si Marie? Eh, hindi naman pala kayo. Wala naman kayong label. Hinalikan ko siya kasi feeling ko na baka mag-work ulit yung relationship namin. Na, kumbaga, gusto ko siya ulit ligawan. Bakit parang unsure ka? Kailangan mo bang alamin? Meron ka bang iba? Meron ka bang girlfriend? Meron ka bang nililigawan? That time, meron akong nililigawan. Pero in-stop ko siya kasi yun nga, yung feelings ko para kay Marie is nasa kanya pa rin. Alam mo bang Marie na meron siyang nililigawan na yun? Inamin niya po sa akin after the kiss. Kaya nagalit po ako sa kanya ng sobra. After ng kiss, saka inamin? Bakit hindi mo sinabi bago mag-kiss para man lang hindi man lang siya na fall, gano'n? Nauna po sa emotion. At tapos na-feel mo na lang magpaka-honest sa kanya? Opo. Okay. So, eto na nga. Matapos nating marinig ang kanilang kwento, alamin natin ang mga salitang dinaan nyo sa sulat para sa isa't isa. Pakinggan muna natin ang sulat ni Jasper. Dear Char. Hello, Char. Alam mo bang gustong-gusto kinakitang kausapin? Pero hindi ko maintindihan sa sarili ko na kung bakit mas pinipili kong lumayo sa'yo. Aminado ako na nasaktan kita ng paulit-ulit, pero palagi mong tandaan na minahal kita ng totoo. Alam mo, hindi naman kita liligawan kung hindi kita mahal eh. At kung hindi ka mahalaga sa akin. Pero nung time na umalis ako at umuwi ng Laguna, natakot lang naman ako na kasi mga bata pa tayo nun. At natakot ako na makagawa ng mga bagay na ikaka-disappoint mo ng pamilya mo. At pamilya ko, kaya mas pinili kong lumayo. Alam mo ba na masakit din sa akin yung bigla na lang akong hindi nagparamdam sa'yo? Alam mo bang hindi ko ginusto yung desisyon kong yun? Dahil ayaw naman talaga kitang iwan. Alam mo din ba, gumawa ako ng way para kamustahin ka? Ginamit ko ang account ng mama ko para kamustahin ka. Dahil hindi ko matiis ang sarili ko na nababalitaan kong nagkakaganyan ka. Pasensya kung nang-ghost ako sa'yo, nadala lang ako ng takot. Alam kong humingi na ako ng closure sa'yo at nasabi ko na mga gusto kong sabihin. Gusto kong sabihin sa'yo ngayon na totoo lahat ng pinaparamdam ko at nararamdaman mong mahal kita. Ayokong isipin na ginamit lang kita hindi para isalbang sarili ko, kundi para isalba ko ikaw sa pag-iisip na side chick lang, chick ka lang. At hindi ko tinatanggi ang lahat na ginawa ko sa'yo. Luluhod ako kung maaari mapatawad mo lang ako. Alam kong masakit itong nagawa ko sa'yo, pero isa lang ang tangi kong hinihiling ngayon ay ang mapatawad mo ako. At sana maayos pa natin to ngayon at andahan na akong seryosohin ang lahat ng meron tayo. Kung bibigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hi Jasper, kamusta ka na? Buti ka pa kinakamusta ko samantalang ikaw, never mo akong kinamusta. Bata pa lang tayo, magkaibigan na tayo. Tapos ginawa mo pa nga ako eh. Naging okay naman tayo, kaya nakakagulat lang na bigla-bigla ka na lang nawala. Anong petsa na ngayon? Araw ba yun ng mga patay kasi nang ghosting ka? Pero naisip ko, ghosting nga ba yun? Kasi hindi, di ba ang ghost nagpaparamdam? Ikaw kahit amoy ng kandila, walang pagpaparamdam. So anong tawag sa ginagawa mo? Ang tawag dyan, bula, kasi bigla kang naglaho.
Gusto na sana kitang kalimutan, Jasper. Pero andyan ka na naman at dumadating ka na naman sa buhay ko. This time parang palitaw, lumulubog, lilitaw. This time ibang level up na naman kasi pinafall at pinaramdam mo sa akin at eto naman akong si Tanga, umasa. Paano kang hindi aasa kung finlex sa public at hinalikan? Ang saya, di ba? Pinafeel mo sa akin isang araw full jowa experience. Pero syempre, pagtapos nun, nawala ka na naman. Nalaman ko na lang may nililigawan ka. So, ano pala ako sa life mo? Side chick? Pang-feed sa ego mo? Laruan? Huwag ganun, Jasper. Kasi tao lang rin ako. At wala naman akong ibang ginusto kundi mahalin ka. Pero sa tuwing minamahal ka, nawawala ka. Siguro nga alam mong mamahalin ka. Ayaw mong magmahal o baka naman talagang ayaw mo lang ako, sabihin mo lang. Kasi kung ayaw mo, ayaw ko na rin sa'yo. Ngayon naman, sisimulan na natin ang 7 questions of hope. Maaaring nyo lang masagutin ang mga katanungan nyo sa isa't isa ng hindi, oo, pwede, ewan, no explanations needed. Ito ang 7 questions of hope. But I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't stop. But stay a while and maybe then you'll see different side of me. I'm not crazy, I'm just a little in bed. I know right now you don't care. But soon enough you're gonna think of me and how I used to be. Marie, ikaw unang-unang magtatanong. Ang tingin mo ba sa akin palipas oras mo lang? Hindi. Nagsisisi ka ba na naging boyfriend mo ako? Pwede. Sinagot ka ba nung nililigawan mo nakasabay ko? Hindi. Minahal mo ba ako kahit napaasa lang kita? Oo. In love ka ba sa kanya? Hindi rin. Nung kinis kita sa harap ng mga friends natin, kinilig ka ba? Oo. Hinalikan mo ba ako noon kasi para sa'yo magjowa tayo? Oo. In a relationship ka na ba ngayon? Hindi. Na-turn off ka ba sa kiss na yon kaya bigla ka na naman naglaho? Hindi. Nung nawala ako, sumubok ka pang mahal ulit? Oo. Namimiss mo ba ako kaya andito ka ngayon? Oo. Kung babalik ako, may babalikan pa ba ako? Pwede. Kung bibigyan kita ng chance ulit na bumalik sa buhay ko, go-girlfriendin mo na ba ako? Oo. Paano kung sabihin ko sa'yo na gusto kitang ligawan? Pwede ba? Pwede. Nakot, sarap. Ngayon naman, Waki, kailangan na nating malaman ang desisyon nilang dalawa sa kanilang relasyon. Gusto niyo pa bang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang inyong relasyon? Hindi, oo, pwede, ewan. Muli ay tatanungin namin kayo, Jasper and Marie. Gusto niyo pa bang bigyan ng label ang inyong relasyon? Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo, hahayaan naman kitang sumaya at umalis. Sana sinabi mo, para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo, hahayaan naman kitang umalis.
nag-iiyak ka sila dito sa likod. Naiiyak din ako. Gusto niyo bang pag-usapan muna dito? Alika, let's usap tayo dito. Jasper? Oo, usap tayo. Usap tayo. Jasper, hinabol mo si Marie. Oo. Tapos niyakap mo. Hindi mo ba matanggap yung sagot niya na ewan? Hindi po. Bakit? Bakit? Kasi kaya nga kami nandito para magkaayos. Gusto mo kayong magkaayos na para makabawi ka sa kanya? Sa lahat ng mga naginawa ko po. Marie, ikaw ba bakit ewan ang sinagot mo? O naguguluhan lang iyong pag-iisip? Honestly po, ako po kasi natatakot na po ako. Grabe na yung trauma sa pang-ghost at pang-iiwan mo. Ikaw ba may ipapangako ka sa kanya? Meron. Ano ipapangako mo? Yung mamahalin kita ng tunay. Yung walang halong panloloko. O sige, ganito sige. Na lang. Labuchi. Ulitin na lang natin, Wapi. Ulitin natin ang tanong. Parang na nabibilisan sila sa pangyayari. Oo, eto, hinga muna kayo ng malalim. Oo, kasi nakikita ko si Marie eh. Naguguluhan si Marie. Oo. Nung niyakap ka ni Jasper, yumakap ka din siya, eh. Alam ko yun eh. Sige, tanongin mo, Labuchi. Kaya ngayon, tatanungin namin ulit kayo, Jasper and Marie, gusto nyo pa bang bigyan ng label ang inyong relationship? Sabay nyo nang sabihin. Galing sa mga. Pwede po. Oo. Oh my God! Tumingin ka sa aking mga mata at hindi mo na kailangan pa magtanong ng paulit-ulit. Ikaw lang ang iniibig at hindi kumbinsiti magtiwala ka. Hawak ka na ang puso at paniwala na ikaw lang ang siyang inibig. Ikaw lang ang iibigin. Sinta. Alam mo, Marie, in fairness ha, kay Jasper, nararamdaman ko yung sensitidad niya. Tama. Oo, tsaka yung bawat sorry niya sa'yo, nararamdaman ko. Pero kasi oo. Nakikita ko hindi ka tumitingin sa mata niya eh. Nararamdaman kita, Jasper. Tsaka kasi, Wapi, umawi ka sa kanya. Diba, mahirap talaga kapag may takot eh. Pero yun nga, Marie, ang masasabi ko lang, kapag natatakot ka, magtiwala ka lang sa love. Tapos yun ang bahala sa inyo. Magtiwala ka sa kanya. Ha? Tignan natin, tignan natin. Huwag ka mahiyang magsabi sa kanya kasi alam ko si Marie maiintindihan kanya. Ha? O, kiss na kayo, dali. Ito na yung kiss para may label na kayong dalawa para makita ng mga tropa natin dyan na kayo. In 3, 2, 1, go! Ayan na. Jasper, tainem eh! Hindi yan si Jasper. Uy, si Jasper, kausapin natin. Jasper, thank si you Patrick sa pagsama yan. Sa amin. Ay, sorry. Ayun, naano ko. Naano ko. Thank you, Patrick. Sana sa susunod mag-hope naman tayo para makapag-kiss tayo. Ako yung third party nyo. Ay, hindi pwede. Thank you. Magbabalik pa po ang Lunch Out Loud. Isa pang kiss. Isa pa. 1, 2, 3, go! Thank you.